1, 2, 3, let's go! Hey guys, welcome back to my channel. It's your boy Gerardo Vicente back at it again with another vlog. And for today's video, magkakaroon tayo ng 15 facts about me. So, nagsulat ako ng mga facts dito sa phone ko na isa. And yun, babasahin ko lang siya. Number 1. My name is Vincent Gerard P. Osilia. Tinanong ko yung parents ko kung bakit yun yung tinawag or pinangalan nila sa akin, pero wala silang masabi. Masabi? Wala silang masabi, hindi ko rin alam kung bakit yung pinangalan sa akin. So yun. Number 2. Ako ay nag-aaral sa St. Albert the Great School sa Dagupan City. Ako ay nagtapos ng grade 12 doon, STEM student. Hindi ko pa rin sure kung meron kaming graduation, syempre nga, 'di ba? Quarantine tayo. Pero ang balita ko, kung possible daw na pumaba ata yung case, magkakaroon kami ng graduation ceremony sa school sa June. So yun, I hope matapos na to para makuha ko na yung diploma ko kung meron man. Number 3. Isa po akong choir sa Holy Family Parish. Yes po, choir po. So yun, ako rin ay president doon sa amin sa youth choir. Shout out sa inyo, mga ka-YC. Hindi naman ako ganun kagaling kumanta, pero siguro pagdating sa mga mass songs, confident ako na maganda yung boses ko rin. Sample! Pero yun, sample! Ano yan? Sige, try natin. Hindi siya mass song, Fly me to the moon and let me play among the stars. Yun lang, naiya na ako. Number 4. Ang zodiac sign ko po is Pisces. And Pisces are known for being compassionate, selfless, sympathetic, carefree, and joyful. And feeling ko nagtutugma naman yun sa personality ko. Number 5. Ang favorite color ko po ay color yellow and blue. Kasi parang I find it refreshing pag naaaningag ko sa... Kaya siguro, mahilig din ako mag-take ng pictures sa mga sunsets, ganyan, sa mga skies, kung makikita nyo. So, papakita ko na lang dito. May mga na-capture akong pictures dyan. Siguro, insert ko na lang din dyan kung may makita ako. Pero yun. Number 6. I love eating talaga. Kaya siguro ako tumaba ng ganito dati. Kasi dati hindi ako ganito kataba. As in, payat ako dati. And yun. After school din, nag-aaya yung mga school friends ko na kumain, ganyan. Kaya madalas kami sa Jollibee, McDo, ganyan. Sa Mug Bowl. Kaya yun, nakakamiss din. Kasi dito lang sa bahay, puro sabihin, kinakain, ganyan. Number 7. Ang itetake ko pong course ay dentistry. Kasi yung mom ko po, dentistry. And feeling ko, ako yung magtitake ng path para matuloy yung career path na yon sa amin sa pagiging dentist. And wala, yung course na yun kinuha ko lang kasi para sa mom ko. Kasi parang yun lang nakikita kong magandang job para sa akin. Magtitake pa ako ng dentistry sa college. Number 8. I enjoy watching anime. And yun, nag-start akong manood ng anime siguro high school, mga grade 8 ganyan. Ang unang anime na napanood ko is yung SAO, Sword Art Online, kung familiar kayo. And yun, nagtuloy-tuloy na rin yung panonood ko ng anime. Tapos nasundan na ng Haikyuu, Demon Slayer, Fairy Tail, mga ganyan. And marami pang iba. So kung meron pa kayong isasuggest, please comment down below lang. And tatry natin panoorin. Number 9. Ang pet peeve ko po ay yung pagdarating ka sa isang fast food chain tapos sobrang dumi ng table, ganun. Parang, yun yung pinakaayaw kong ugali din minsan ng
ng Pilipino, parang naasa na lang nila sa mga waiter or mga service crew. Kaya na-practice rin kasi namin yun sa school na mag-ligo after kumain. Kaya yung mga friends ko, nadadala namin yun sa mga fast food chain and sa mga restaurants din kung kakain kami. So please practice ligo, guys, para matulungan natin yung mga service crew, mga waiter. That would help them, guys, kahit maliit lang na act. Masaya na sila dun. Number 10. Ang biggest fear ko po ay mga clowns. Pero napanood ko na yung It, yung movie na clown sila, ano. Hindi ko alam kung na-enjoy ko siya, pero wala. Nilibre lang ata kasi kami nun. Kaya yun, sa naglibre sa akin, sayang ng pera mo. Kasi nakatakip lang ako ng mata, tapos nakatakip din ako ng tenga. Kaya, yun. Tapos yung mga spiders, tapos mga ipis din, ganyan. Doon ako natatakot. Parang nandidiri ako pag nakikita ko siya. Number 11. Hindi talaga ako sporty as a person. Nung bata ako, hindi ako na-engage masyado sa mga ball games and ano, stuff like that. Puro larong kali lang, larong Pinoy lang. Kaya yun, siguro hindi ko rin na-develop. Pero merong one sport na pinaka na-enjoy ko is yung volleyball. Kasi mula LM hanggang high school yun, nakapaglaro ko ng volleyball. Kahit sa mga intrams, hindi ako masyadong nakipag-participate. Kasi hindi talaga ako na-engage sa mga ganyang sports, like yung mga basketball ganyan. Pero sa volleyball, na-start ko siya, parang nasali ako nung grade 11 tapos ngayong grade 12. Which is naging champion kami, yan sa intrams, papakita ko dito yung picture. Naging champion kami sa volleyball, so yun. Number 12. Ang dream job ko po talaga ay maging chef and pastry chef. As in, nung bata ko, yun yung gusto ko talaga. Magluto-luto, ganyan. Yun, and as a person, marunong naman ako magluto. Mga ulam, mga adobo, sinigang, ganyan. Kaya ako naman magluto ng ganun. And meron kasi kaming subject dati nung high school, which is TLE, tapos home economics. So doon na enhance yung pagluluto ko, tapos yung pagbibake ko. Kwento ko lang, meron kasi one time na isa-surprise namin yung churchmate namin, si Mika. And nag-bake kami ng cupcake para sa kanya. And who's your chef? It's me, bro. So yun, flex ko lang yun. Number 13. Sobrang obsessed ko rin sa pag-aayos. Ewan ko kung bakit. And hindi ko rin sure kung it's a good thing ba or it's a bad thing. Pero sobrang obsessed ko lang talaga sa pagliligpit. Kasi meron akong table, tapos parang pag unting gulo niya lang, aayusin ko na ulit. Parang aalisin ko ulit lahat ng gamit doon, tapos ibabalik ko ulit. Ewan ko kung bakit ganun, pero yun lang kasi talaga yung nagiging stress reliever ko rin sa pag-aayos ng mga gamit ko. And hindi ko rin naman alam kung bakit may mga gamit na ganun sa ano, kasi hindi ko rin nagagamit. Pero yun, sobrang obsessed ko sa pagliligpit. And number 14, second to the last, is sobrang obsessed ko rin sa fashion and sa pananamit in general. Kaya yun, may collection ako na sinave sa Facebook, which is parang clothing sheets. Kung may makikita akong clothing styles, mga ganyan, sinisave ko agad. Kasi ewan ko rin kung bakit, pero sa sarili ko, hindi ko siya ma-apply. Kaya pag minsan pag-aalis ako ng bahay, ganyan, chin-check ko muna. And feeling ko baduy, ganyan, papalitan ko agad, ganun. Kaya yun, sobrang obsessed ko rin sa pananamit and styles. And number 15, the last one, is mahilig din ako mag-ukay, guys. And feeling ko magkakaroon din tayo ng isang video or mga videos tungkol sa ukay. Actually, itong polo na to, guys, galing siya sa ukay sa Nepo. Nabili ko siya nung December, Christmas party namin. And yun, maganda naman siya, guys. Comfortable siya. And yun, sobrang practical mag-ukay, guys. Kung hindi nyo pa natatry, dapat itry nyo siya, guys. Kailangan nyo lang talaga ng tsaga. Kasi, guys, sobrang mura na, tapos yung quality pa makikita mo siya dun. Tapos merong iba,
branded, may mga nakita kami ano, mga Adidas ganyan, Nike, mga Champion ganun, may marami kayong makikita sa Ukay kung meron kayong tiyaga talaga. Siguro gagawin ko na lang ninyo ng separate video sa susunod. And yun. Yun, I hope marami kayong nalaman tungkol sa akin. And kung gusto nyo pa ng mga gantong video, comment nyo lang guys. And kung meron pa kayong ibang suggestion na ibang content na naisip, please comment it down below para magawa natin ng video. And yun, that's it for this video. And I hope you guys like, share, comment, and subscribe to my channel. And i-hit nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod kong videos. And yun lang. Bye guys!